kilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa pinahanbok niya sa sa timay na dam, tanay inapo niya tinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ikalay mga sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na patuloy tayong gabayan ng Kanyang salita patungo sa Kanyang kaharian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na yun, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan nang ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito. Itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo, at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng luna ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tulda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo,
nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ng ulap at napuspos nga ito ng kalwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman, ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapala din. Habang lumalakad, lalo mga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo. Kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang.
at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig, darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tuwing tayo'y nagtitipon sa banal na misa, tayo'y nagbibigay papuri, parangal at pasasalamat sa ating minamahal na Nuestro Padre Jesus sa Sareno at humihiling sa Kanya na patuloy tayong gabayan. At patuloy din nating ipagdasal, napansin natin itong mga nakalipas na araw na walang humpay pa rin ang ulan. Marami na sa ating mga kababayan ngayon ang dumadaan sa matinding pagsubok sa pagbaha, at hirap, lalo na yung mga walang masisilungan, walang makain, kaya ipagdasal natin na umigi na ang panahon. At sa panahon na ganito, ng pangangailangan ng ating pagmamalasakit sa isa't isa, ang pagugutan natin ng lakas. Tuwing Webes, si Father Hans, ang ating SSDM, meron tayong I Thursday para sa mga street people, mga homeless, na isang paalala sa atin na ang debosyon, lalo na sa Poong Nazareno, ay matatagpuan hindi lamang sa ating pagdarasal, pagsisimba, kundi rin sa ating kawanggawa at pagmamalasakit sa ating kapwa. Natutuwa po ako ngayon na sa pagdiriwang ng misa natin, kasama natin ang ating pinakamamahal, ang ating kura paroko at rektor dito sa Quiapo na nagbabakasyon mula sa kanyang misyon sa Yukon, Canada. Kaya welcome back, Monsignor Ding Coronel. Ayan, so mamalagi po sa atin si Monsignor Ding, kaya madalas siyang makikita itong mga susunod na araw. At I'm sure tuwan-tuwa siyang maramdaman ang init ng Pilipinas, no? I'm sure marami siyang kwento sa mga darating na araw sa kanyang misyon. At natutuwa po ako na sabi ko nga po ay siya'y nandito. Alam niyo po ba nung ako'y bagong dating sa seminaryo noon, bagong pasok sa seminaryo, ang isa sa mga ordinasyon at ang isa sa mga unang kantamisang aking nadaluhan ay ang ordinasyon at misa ni Monsignor Ding. Nasa dulo-dulo po kami. Nung ako'y pumasok sa seminaryo, siya naman po yung diakono na po at oordinahan na pong pari. No? Kung papaano sa napansin nyo naman sa height, no? Eh, dulo-dulo kami. No? Ako'y mababa at siya'y matangkad. No? Ganun din. No? Ako'y kapapasok pa lamang noon, siya naman ay palabas na ng seminaryo at mag-uumpisa na ng ministeryo.
At nung kami papatapos na naman po sa teoliya, ay kababalik lang po ni Monsignor Ding. Siya po ay matalino, kaya pinag-aral ni Cardinal Sin po, no, ng doon sa Amerika. Kaya naman nung pagbalik niya ay pinagturo at dinala po siya sa seminaryo at nag-manage po ng Radio Veritas. No, lagi niya kaming sinasama noon sa Radio Veritas at nakikita namin yung kanyang pamalakad at pamumuno at laging tinuturo sa amin na maging maayos, no, lalo na dahil yun ay hindi lang gawain pang simbahan, kailangan din ibalanse yung business side, no? Kasi doon po ang expertise nung ni Monsignor Ding, no? Kaya ta naging teacher din namin siya sa statistics, no? Kami ang una niyang tinuruan. Kaya ko po nababanggit ito dahil kahit sa ebanghelyo natin ngayon, napansin ninyo sa pagtatapos ng mga talinghaga ni Jesus, sinabi niya na ang mga nakauunawa sa salita ng Diyos, katulad ng iskriba na kumikilala sa paghari ng Diyos, na tulad ng isang puno ng sambayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Tuwing nakikita kami ni Monsignor Ding, lagi niyang sabihin, matanda na kami, kayo naman, mga bata. Kaya maganda po yung sa Ebanghelyo ngayon, pinag-uusapan yung bago at luma. Paano ba natin itinuturing ang bago at luma sa buhay? May mga ibang taong pag sinabing bago, ay wag yan. Wag na yan. Baka masama yan. Hindi naman natin alam yan. Hindi na natin nakasanayan yan. Hindi maganda yan. May mga ibang taong takot sa bago. Gusto lagi yung luma. Wag na natin baguhin. Sanay na tayo dito eh. May mga ibang tao naman na ang tingin sa bago, dapat. No? Laging tinatanggap ang bago. Kaya nga, di ba, pag may uso, usong damit, usong gupit, usong itsura, dapat yun ang tanggapin. Wag na yan. Laos na yan. Dapat sa bago tayo. Dapat dito na tayo. Wag ka nang masyadong makaluma. Saan ba tayo doon? May mga taong ang gusto lagi luma. May mga taong gusto lagi bago. May mga taong allergic sa bago at allergic din sa luma. Ano ba talaga? Sa bago o sa luma? Kaya nga't sinabi ni Jesus sa Sareno na katulad ng puno ng sambayana na kumukuha pareho ng luma at bago. At ang magiging patuntunan natin, hindi yung ano yung uso, hindi yung ano yung nakagisnan, bagkos ang panuntunan natin ay ang salita ng Diyos. Hindi yung gusto lang natin, hindi yung gusto ng nakakarami, kung hindi ang gusto ng Diyos. Kaya nga tayo nagsisimba po araw-araw. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya tayo nakikinig sa pangaral ng Diyos. Hindi lang sarili natin pinapakinggan natin. Hindi yung balita lang o ano ang nasa social media. Hindi yung nasa survey. Ang salita ng Diyos. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa, sino ang gumagabay kina Moises at ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa lupang pangako? Ang Diyos. Ang ulap, pag-araw daw yung ulap, ang nagsasabi kung tutuloy sila o hihinto muna. Paggabi, ang apoy, ang siyang naggagabay, nagliliwanag sa kanila. Hinibat ang salita ng Diyos din, ang lampara sa ating mga paa, sabi nga sa banal na kasulatan, at tanglaw sa ating landas.
Kaya nga't, mabalik ako sa tanong kanina, saan ba tayo? Saan ka doon? Sa bago o sa luma? Sa katunayan ng sagot, doon tayo sa salita ng Diyos. Doon tayo sa kalooban ng Diyos. Mapabago man yan o mapaluma, kung yan ay naaayon sa kalooban ng Diyos, yan ang maggagabay sa atin patungo sa Kanyang kaharian. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po yung ipagdasal natin sa bawat isa. Maraming dumadaan, bago at luma. Nawa, maging bukas tayo sa paggabay ng Diyos upang anuman ang ating panigan, anuman ang ating piliin, anuman ang ating tahakin, ito ang magpapalapit sa atin sa pagpapala na ibinibigay sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa Kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugali ang kultura, bagkos mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkos palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya ang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas,
kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Narito si Jesucristo, ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po. Says
quoniam suavis est Dominus. Beatus virris sperat, qui sperat in eo. Paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at maraming salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan, lalo ng panahon ngayon ng mga kalamidad, ang ating simbahan po ay umaabot at tumutulong sa mga apektado nitong mga bagyo at baha. Ang ating debosyon po sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Sa bago ba o sa luma, doon tayo sa kalooban at salita ng Diyos, sapagkat siya ang ating liwanag at tanglaw patungo sa kaharian ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sasamahan po ko ni Monsignor Ding na basbasan kayo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isang lang aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Jesus.